hindi tinatablan ng bala ng baril at nagiging invisible sa tuwing aapak sa putikan. Yan daw ang maiwagang anting-anting ni Leonardo Manicio o mas kilala bilang si Nardong Putik. Matulik talaga yung putik na yan! Tawag lang naman yun na local Robin Hood ng Cavite kasi ang Robin Hood naman eh, di ba halos yung malimas ka ng ibang bayan tapos iuwi mo doon sa bayan mo. Di ba? Ang kapangyarihang ito raw ang kanyang ginamit para magnakaw at gumawa ng krimen. Dahilan para ideklara siya bilang public enemy number one ng Dasmariñas, Cavite. Karoon na ang encounter. Hindi na dapat siya unang makabaril. Kaya inunahan na siya. Binaril na siya. At baril na tinagtad siya ng bala. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating balikan ang bawat pangyayari at tuklasin ang katotohanan sa buhay ni Leonardo Nardong Putik Manicio dito sa Crime Classic. Lalawigan na punong-puno ng kasaysayan. Tahanan ng ilan sa ating mga bayani at kilala sa lipunan. At dito rin daw matatagpuan ang ilang personalidad na may kakaibang kapangyarihan. Isa na rito ang kinakatakutang sigaraw ng Cavite na si Leonardo Manicio o mas kilala bilang si Nardong Putik noong dekada 50. Tubong Dasmariñas ang angkan ng Manicio na may simple at payak na pamumuhay bilang mga magsasaka. Punso sa apat na magkakapatid si Nardo. Ngunit sa kanyang murang edad, maaga itong naulila sa kanyang mga magulang. Biktima di umano ang kanyang ama ng isang masalimuot na krimen. Maagang naulila yan eh. Kasi yung tatay niya noong mga panahon na yon parang pinatay ng mga pugante, mga taong labas. Sinasabing sila ay nasa labas, no? Kaya parang pinagbintangan na nagnakaw. Dalawang magnanakaw raw ang walang awang pumatay sa kanyang ama nang nakawin ang kanilang kalabaw. Mula noon ay tila nagbago ang pananaw ni Nardo sa kanyang buhay. Ang pangyayaring ito raw ang nagtulak kay Nardo para maging matapang at siga. Base sa pagsasaliksik ni sociologist Professor Aquino Garcia sa buhay ni Nardong Putik, matipuno ang pangatawan at maangas umasta si Nardo. Si Nardo ay maitim din talaga. At siyempre pag sinabi mo talagang katatakutan kasi parang barakong-barako yung dating niya. Hindi naman siya gaanon kalakihan ng yung height, no? Average lang namang typical na Pilipino, no? Tapos medyo matalbagin yung katawan niya, no? Tapos maitim, no? Tapos malago yung buhok niya na medyo brush up ng konti, ganun. Tapos meron siyang parang hairline dito, parang pa ganun. Madali rin siyang makilala dahil sa kanyang pananamit. Basta mahilig siya sa mga jacket. Nadating siya naka-jacket na maong, jacket na fatigue, yung mga military uniform. Mahilig siya doon. Pamapulis, maaari po ba magtanong? Opo, ano po may paglilingkod? Bagamat elementarya lamang ang kanyang natapos, isang pulis daw si Nardong Putik. Anong panahon naman yun? Hindi naman requirement na ikaw tapos ng high school, tapos ng kolehiyo, hindi katulad ngayon na sa PNP Modernization Plan, eh, kinakailangan tapos ka ng degree mo. Oo, mas po. Yung babuyan ko, halos wala na kinikita. Kilala siya sa kanilang bayan bilang tagapagtanggol ng mga mahihirap at naaapi. Gagawin ko makakaya ko para maharap natin ang kalabaw mo.
Iniingatan niya yung mga magsasaka dahil ang magulang niya ay magsasaka, inaragibyado ng mga tao. Kaya ang pinoteksyon nga niya ay magsasaka, kaya naging kaibigan ng mga tiga rito. Ito'y munting napag-ipunan namin. Pasasalamat namin sa malaking tulong na ginawa niyo sa amin. Simula po nung matulungan niyo kami, hindi na kami binabalik-balikan sa tindahan namin ng mga kolektor. Alam niyo po, hindi mo ako nag-aangat ng kapalit eh, pero malaking bagay na rin po sa pamilya ko. Maraming salamat. Naging takbuhan siya ng kanyang mga kababayan tuwing sila ay may problema. Si Nardo ay natawag ng Nardo Putik, pinaka Robin Hood ng sektor ng probinsya ng Cavite. Doon ang nagmeron siyang mga nakukuha, nadilhesya, na extort ang ginagawa niya, pinibili niya sa mga tao, sa may hirap, yung iba. Tinuturuan din daw ni Nardo Putik na leksyon ng mga kababayang nang-aargabyado ng kapwa. Kaya ang ginagawa niya, pag nga lang ang kalabaw mo'y ninakaw, kinabukasan na balik at ibinibigay sa iyo. At kapag nahuli niya ang mga taong yun, ibinibigyan niya ng warning. Ang ibig sabihin, bibigyan kita hanggang sa tatlong warning. Kapag ginawa mo yun, ay pupuntahan ang mga magulang mo at sasabihin sa magulang mo, maglilis ka na ng bahay at dadating ang atool kasama ang iyong anak. Kaya ang nangyari, sa pagnangyaring yun, ang mga magulang ay kanyang pinagsasabihan ng mga anak na gumagawa ng hindi mabuti. Kaya ang mga kabataan dito ay naging tahimik at tumulong sa mga magulang na maghanap buhay, tumulong sa saka upang maipundar nila ang kanilang kabuhayan. Nasa kayo ngayon dahil kailangan natin kunin ang mga pera ng mayayaman. Ngunit galing sa pagnanakaw raw, hinuhugot ni Nardo Putik ang perang itinutulong niya sa kanyang mga kababayan. Kaya binansagan siyang local Robin Hood ng Cavite. Kahit na siya ay alagad ng batas, hindi sinang-ayunan ng mga otoridad ang kanyang ginawa. Pag kami karnaping na nawawala sa Manila, pinatutubos na andito sa Cavite. Kapag merong gun for hire, siya ang nagagamit gun for hire. Maraming pambagay. Kaya lahat natatakot sa kanya. Lahat ilag sa kanya. Dumating yung panahon na dito sa Cavite, dalawa ang pamahalaan. Pamahalaan ng mga Montanos bilang gobernador at congressman at pamahalaan ni Nardo Putik. Kung ano man ang gustuhin ni Nardo Putik, nakukuha niya. Ano man, kahit ano, tinatax niya yung mga Coca-Cola deliveries, yung mga lahat na ng bagay na pagkakakwartahan. Kaya itineklara si Nardo Putik bilang public enemy number one ng Cavite. Matinik talaga yung putik na yan! Paano dito tinatablo ng bala? Ngunit matinik at madulas daw siya. Hindi raw siya matiklo ng mga otoridad. Ang lahat ng mga alkalde, halos, at the time, sumasaludo sa kanya. Takot ang mga pulis ng mga Montano, nabagdain siya. Sapagkat ang paniniwala nila, hindi tinataplan ng bala. At hindi mamamatay sa bala. Naging palaisipan sa mga otoridad kung bakit hindi nahuhuli si Nardo Putik. Ang kanyang anting-anting daw ay may malaking kinalaman sa kanyang pagiging madulas sa batas. Subalit mas lalo raw siyang nakilala nang lumitaw ang kanyang pangalan bilang suspect sa Maragondon Massacre sa Cavite. Yung alkalde at vice-alkalde yata ang pinatay through the instigation of somebody. Of a political leader of the province of Cavite. Ibinahagi raw ni Nardo Putik sa kanyang mga kababayan ang kanyang mga ninanakaw, ngunit hindi ito dahilan para patawarin siya ng mga otoridad.
San nga ba humantong ang buhay hudlum ni Nardong Putik? Putik, ito raw ang palayaw na ibinansag kay Leonardo Manicio. Ngunit magpasa hanggang ngayon ay walang konkretong pagsasaliksik kung bakit ito ang kanyang naging alias. May mga nagsasabi na nagiging taong putik daw siya. Ang iba naman ay dahil daw sa kulay ng balat nito na maitim na tulad ng putik. Ako rin ay nalabuan, naniwala na pag sinadong Nardong Putik, anting-anting niya ay putik. Mga ganda, ano ba ito? Kumakain ng putik, nagpapahid ng putik, pangalang putik ay nakabit sa pangalan ng tatay niya. Pangalan ng tatay niya ay Juan Manicio, na kilala sa bansag na Juan Putik. Kasi noon, dito sa Dasma, sa Cavite, nakikilala yung pamilya mo base doon sa bansag ng inyong angkan. Iba naman ang versyon ng dating gobernador ng Cavite na si Johnny Remulla. Laging nga doon sa Putikan. Doon, nung siya ay nakatakas sa Muntinlupa, ay lagi nandoon siya sa mga barangay na noong araw ay Putikan. Kaya lagi siguro tinawag na Nardong Putik siya. Base sa artikulong The Bloody End of Nardong Putik na inilathala sa The Manila Times noong 11 ng Oktubre taong 1971, naging Cavite's most wanted si Nardong Putik. Dahilan para siya ay tugisin ng mga otoridad. Bumuraw ito ng grupo ng mga armadong kalalakihang sangkot sa iba't ibang ilegal na gawain tulad ng carnapping, smuggling, at pagtutulak na ipinagbabawal na gamot. Ayon sa Philippine Constabulary Files, nadawit si Nardong Putik sa pamaslang sa ilang mataas na tao sa Cavite. Subalit mas lalo raw siyang nakilala nang lumitaw ang kanyang pangalan bilang suspect sa Maragondon Massacre sa Cavite, kung saan napatay ang alkalde ng bayan, kabilang na ang hepe ng pulisya at ilan sa kanyang mga tauhan. Yung alkalde at vice-alkalde yata ang pinatay through the instigation of somebody, of a political leader of the province of Cavite. Pero sa dinami-rami ng kanyang ginawang pagnanakaw, krimen at iba pang paglabag sa batas, nananatiling malaya si Nardong Putik. Ang dahilan daw ay ang kanyang anting-anting. Madulas, nakakatakas lagi. One time, nandiyan yan sa isang makina ng bigas dito sa Kawit. Kinubkob na ng PC. PC yung araw, hindi pulis, no? Kinubkob siya ng PC at nakatakas pa rin. Naniniwala naman ang anak ng matalik na kaibigan ni Nardong Putik na si Bienvenido Orculio sa bisa ng anting-anting ni Nardo. Ayon sa kanya, siya raw mismo ay sinampulan ng pambihirang kapangyarihan. Pag napatuntong siya sa talagang tubig o may putik, nawawala. Pero maririnig mo ang boses. Pagkatapos nga nung akin dumating eh, at pinalis lang ako mga dalawandi pa, nakita ko na siya. Ang sabi sa akin, Toto, alika na, huwag ka nang matakot. Ito na ako, lumabas na ako. Sabi ko tuloy, ikala ko multok eh. Eh, daily, hindi ka nakakarinig ng bangga ng bagay. Kaya sabihin mo sa multo, ang tatay ko'y napatawa lamang. Sabi ng tatay ko, yan. Ayon sa mga Caviteño, isang medalyon raw ang pagmamay-ari ni Nardong Putik na siyang kalasag nito laban sa mga tumutugis sa kanya. Sa pangyayari nyo, nang naganap na hanggang siya hanapin na nanganapin ng mga sundalo, ang pinagtataka ko, bakit kahit barilin, hindi tinatablan? Sabi ko nga sa tatay ko, tatay, ba tayo tablan yan? Yan ba may bakal ang katawan? Ang tatay ko'y napapatawa lang dahil ang tatay ko'y may hawak ng konting agim at nalalaman sa ibang bagay naman, kaya napapatawa. Ang sabi nga sa akin ng tatay ko, anak, sa dasal yan, kinukuha. Doon sa sentro ng medalya niya, makikita mo, mayroong krus. Dahil paharap doon sa likod, ay mayroong nakakrus na tatak. Pero walang nakapako.
Malaki ang tiwala ni Nardong Putik sa kanyang anting-anting. Kailanman ay hindi raw siya binigo nito. Ngunit ayon nga sa matandang kasabihan, ang lahat ay may hangganan. At just ng Oktubre taong 1971, naging tampok ang balitang natugis at napatay ang sinasabing Robin Hood ng Cavite na si Nardong Putik sa paumuno ng Noe Gobernador na si Johnny Remulla. Si Johnny Bugarin, siya kasalukuyang director na ako ng NBI. At kinausap ko tungkol dyan kay Nardong Putik. At siya naman ay gustong-gusto niyang mahuli yan. Kasi pinatay nga yung dalawang agent niya. May wala silang nagagawa, hindi mahuli. Eh, wala nang otoridad na makahuli. Niratrat ng mga otoridad ang sasakyang lulan si Nardong Putik at nao ito sa kanyang madugong katapusan. Hindi na dapat siya unang makabaril. Kaya inunahan na siya. Base sa librong Cavite's Turning Point na akda ni Emmanuel Franco Calairo, isang dalubhasang mananaliksik tungkol sa kasaysayan ng Cavite. Iniutos daw ng dating gobernador na si Remulla sa mga tauhan ito na dakpin si Nardong Putik, dead or alive. Mag-alas 8 raw ng umaga habang papunta si Nardo sa Alapan, Cavite, tinambangan daw ng puwersa ng NBI, Philippine Constabulary at Cavite Police si Nardong Putik habang nagmamaneho ng kanyang pulang kotse. Pinilit daw nilang pahintuin si Nardong Putik, ngunit katulad daw ng inaasahan ay hindi siya nagpahuling buhay. Niratrat ng mga otoridad ang sasakyang lulan si Nardong Putik at nao ito sa kanyang madugong katapusan. Hindi na dapat siya unang makabaril, kaya inunahan na siya, binaril na siya. At baril na tinagtad siya ng bala. At noong patay na, noong nabaril na, sumubsob na sa bambang yung kotse. Dahil siya nagmamaneho, tinignan pa kung buhay o patay. Dahil baka nga rin may anting-anting eh. Sa puntong ito, bakit tila hindi gumana ang anting-anting ni Nardong Putik? Ayon sa pananaliksik ni Professor Garcia, may ibang bersyon daw ang mga Kabiteñong naging saksi sa pagpatay kay Nardong Putik. Ano na naman? Sige, sige. Ano ba yung buminom? Parang ako na huwag matagal yan. Hindi, kaya mo yan. Kapalay, tagay. Sige, bangpa. Wala siyang kasama nung siya naimbitahan sa isang pang-drinking session. Kasi kung mga tropa-tropa, alam mo naman. Siguro inuman, ganyan, katabi yung mga na. Kasi sa anting-anting, maraming bawal dyan eh. Hindi mo siya pwedeng ipasok ng simbahan. Kung meron kang dala niyan. And hindi mo pwedeng makipag-sex ng meron ka niyan. Hindi ka pwedeng dumumi na nasa katawan mo yan. Dumihan mo na yan! Buhay na? Isa pa! Paluin mo pa! Pinalo daw yun ng tubo sa ulo. Tapos patay na raw yun ang nilagay sa kotse. Tapos yung niratrat yung car, kasama siya doon sa loob na namatay. Samot-saring opinyon ang umalingaw-ngaw sa Cavite sa pagkakapaslang kay Nardong Putik. May ilang natuwa, subalit mas nakararami pa rin daw ang lumuha. Hindi naman lahat ng tao ay naniwala na siya ay masama, no? Maraming iba na natulungan niya na siya ay mabuting tao at yun ang mga nalulungkot kasi mawalan sila ng kakampi. Patunay raw dito ang suporta ng napakaraming tao sa araw na libing ni Nardong Putik. Bagay na ikinagulat ni ex-Governor Remulla. Nang namatay, akala mo namatay ang isang gobernador eh. Sa dami ng tao nakipag-ibig. That was the culture of the people at that time. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi rule of law
ang mahalin nila at sundin, kundi the rule of lawlessness. Ayun, ang nangyari. Kasi punong-puno ng tao yung kalsada. So yung kabaong niya ay hardly you will see it. Kasabay ng paghimlay ni Nardong Putik ay napauna rin ang bisa ng kanyang anting-anting. Ang anting-anting, sa kwento naman ng tatay ko, kapag anting-anting ay sumobra na sa mga ginagawa mo, ay talagang mawawala at mawawala. Mawawala ng bisa. Mawawala ng bisa talaga. Kapag hinaras mo, yung mga dasal mo, na hinaras mo, nagkainuman ka, hindi mo pinakain yung anting-anting mo ng dasal. Una takasan ni Nardong Putik ang kanyang mga ginawang krimen sa pamagitan ng kanyang agimat. Hindi naman niya natakasan ang kanyang kamatayan. Patunay na sa bawat kasalanan ay may karampatang kaparusahan. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabaliktanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito sa Crime Classic.